Notorious, Drug Kingpin, at Batman ng Cebu at Eastern Visayas. Ang taong ito tol ay isa sa kinilalang sentro ng problema ng bansa pagdating sa kalakalan ng ilegal na droga at naging isa sa most wanted na kriminal ng bansa. Ang kanyang koneksyon ay hindi lamang limitado sa kriminal na mundo. Ipinapakita ng mga ulat na meron siyang koneksyon sa ilang makapangyarihang personalidad sa Pilipinas, kabilang ang mga politiko, opisyal ng pulisya at mga personalidad sa media. Napakahalaga ng taong ito sa mga otoridad upang masiwalat ang namamayagpag na kontrobersiya tungkol sa mga ilegal na droga na umiikot sa bansa. Siya ay naging simbolo ng malalim na problema ng droga sa Pilipinas at ang kanyang mga pahayag ay nagbigay liwanag sa maraming aspeto ng war on drugs at sa mga issue ng katiwalian sa gobyerno. Liliwanag lahat ito once na dumating dito si Kevin Espinosa kasi siya naman yung be all and end all. Siya yung central figure pagdating sa usapan. Mas mainam talaga siya yung masalang ng husto. Kasi pagdating niya, iseserve yung warrant para sa kanya and then he will be brought before the court na doon sa judge na nag-issue ng warrant. So, kailangan may leave of court kung maimbita natin. If not, probably the committee can even go to, say, Leyte, you know, to conduct the hearing there. With the permission, of course, ng huwes. Si Rolando Rosal Espinosa, isang politiko sa Pilipinas, ay naging mayor o alkalde ng Albuera, Leyte matapos manalo sa eleksyon noong May 2016. Ang kanyang pangunahing advokasya sa kampanya ay ang paglaban sa ilegal na droga. Bago niya pinasok ang mundo ng politika, si Rolando ay may-ari ng tatlong bahay at isang hotel sa Albuera. Ang Philippine National Police ay nagpahayag din na ang kanyang anak, si Roland Kerewin Eslabon Espinosa, ay kasangkot sa ilegal na droga. Noong August 1, 2016, hinamon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sina Alkalde Rolando Espinosa at ang kanyang anak na si Kerwin na sumuko sa loob ng 24 oras dahil sa kanilang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga at pagkakanlong ng mga drug trafficker na may banta ng aresto at posibleng kapahamakan kung sila ay lalaban. Dahil dito, si Rolando ay kusang sumuko kay dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Kamkrame noong August 2016. Inamin niya na ang kanyang anak na si Kerwin ay bahagi nga ng kalakalan ng ilegal na droga sa Eastern Visayas at hindi kayat niyang sumuko rin ito, lalo pat meron itong umiiral na warrant of arrest. Kung ayaw mag-surrender ni Kerwin at siya lumaban, papatayin namin siya. Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Okay. Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pag hindi siya mag-surrender, mamamatay siya, ha? Opo. Patayin ako ni General De La Rosa pag nag-back out ako. Oh, I'll take his word. Si Andrew mismo na patayin ko siya. Papatayin ko talaga siya pag siya'y niluloko niya ako. Niluloko niya yung presidente. Gayunpaman, itinanggi ni Rolando na pinondohan ng pera mula sa ilegal na droga ang kanyang kampanya sa eleksyon. Umayag siya magpa-drug test na ipinasa niya at kanyang isinuko ang sarili sa CIDG ngunit nang siya ay arestuin, wala pang opisyal na warrant of arrest laban sa kanya. Kinabukasan, madaling araw ng August 3, 2016, bandang alas 5:30 ng umaga, isang engkuwentro ang naganap sa pagitan ng pulisya at 12 armadong lalaki sa barangay Binolho, Albuera na sinasabing may koneksyon kay Rolando Espinosa. Sa sagupaan na ito, 6 sa mga lalaki ang namatay. Nakuha mula sa kanila ang 237 grams ng bato na tinatayang nagkakahalaga ng 1.9 milyon pesos, pati na rin ang ilang mga armas. Kinabukasan, August 4, ang CIDG Region 8 at ang Albuera Police Station ay nag-file ng criminal charges laban sa pamilya Espinosa. Pagkatapos nito, August 6, umalis si Rolando kasama ang kanyang anak na babae at asawa mula sa tirahan ng PNP Director General sa Kamkrame at nagbalik sila sa Leyte. Kinabukasan, August 7, inilabas ni Duterte ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno, mga pulis at mga legal practitioners na di umano'y sangkot sa ilegal na droga sa bansa, kabilang si Rolando Espinosa sa listahang ito. Sa kabila ng mga kontrobersya, nagpatuloy si Rolando sa kanyang tungkulin bilang alkalde ng Albuera simula noong August 16.
Noon namang August 24, 2016, si Rolando ay lumapit sa pulisya upang humingi ng proteksyon dahil sa mga bantang natanggap niya laban sa kanyang buhay. Sa kanyang paglapit, ipinahayag niya ang kahandaang ibunyag ang mga koneksyon ng kanyang anak sa ilegal na droga. Tatlong araw pagkatapos nito, dinala siya ng pulisya sa kanilang kustodiya. Pagdating ng October 5, si Rolando ay inaresto dahil sa di umano'y pag-aari ng ilegal na droga. Ito ay matapos makakita ang pulisya ng hindi bababa sa 11 kilograms ng bato sa ancestral home ng mga Espinosa sa Albuera. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, dinala siya sa Baybay City Regional Trial Court kung saan nag-uutos ang hukuman ay kulong siya sa Baybay City Provincial Jail. Noong Oktubre rin, sinampahan siya ng kaso ng korte dahil sa pag-aari ng ilegal na droga at sumailalim siya sa medikal na pagsusuri sa Western Leyte Provincial Hospital. Naglabas si Judge Tarcelo Sabare Jr. ng Regional Trial Court Branch 30 ng dalawang search warrant laban kay Rolando Espinosa at sa isa pang pinaghihinalaang kasangkot sa ilegal na droga na si Raul Yap doon sa Baybay City Provincial Jail sa Barangay Hipusngo. Sa hinala na itinatago nila Rolando ang baril at shabu sa kanyang selda. At nang sumunod ang pangyayari, uugong ang balitang gigimbal sa administrasyon ni Duterte. Ang CIDG ng Region 8 na pinamunuan ni Superintendent Marvin Marcos ang nagsilbi ng mga search warrant sa madaling araw noong November 5, 2016. At nang isilbi ang mga warrant na ito, nagkaroon di umano ng palitan ng putok. Ayon sa CIDG, sina Rolando at Yap ay di umano'y unang nagpaputok sa mga operatiba na humantong sa palitan ng putok. Sa nasabing quote-unquote shootout, kapwa nasawi sina Espinosa at Yap. Ngayon, ang bagong alyansang makabayan ay nagpahayag ng matinding pagkabahala at pagdududa hinggil sa mga pangyayari na kapalibot sa pagkamatay ni Rolando Espinosa. Tinuturing nila itong cold-blooded murder dahil sa mga kaduda-dudang aspeto ng kaso. Ipinanawagan nila ang pagtanggal sa pwesto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG na sangkot sa insidente hanggang sa maisagawa ang masusing investigasyon. Binigyan tindi ng grupo ang posibilidad na ang pagkamatay ni Rolando ay maaaring magamit ng mga taong inakusahan bilang drug lords para sa kanilang kapakinabangan. Kumbaga, dead men tell no tales, ika nga. Hinamon nila si Duterte na kondenahin ang mga pagpatay at inilarawan ito bilang isang hakbang paurong sa kanyang kampanya laban sa droga. Samantala, ang Commission on Human Rights at ang Organisasyong Karapatan ay kapwa nanawagan na panagutin ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ni Rolando. Partikular na iniugnay ng karapatan ang mga pulis na sangkot sa insidente bilang narco-politicians at inakusahan ang CIDG ng paggawa ng isang rap-out. Kasabay nito, nanawagan si dating Senador Panfilo Ping Lacson para sa posibleng muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado sa mga kamatayang kaugnay ng giyera kontra droga. Inilarawan niya ang insidente bilang isang malinaw na kaso ng extrajudicial killing at binigyang din ito bilang pinakamalaking hamon sa kredibilidad ng PNP. Inilahat ni Lacson ang posibilidad ng pagtatakip upang protektahan ang mas malalaking personalidad at tinanong kung bakit ang CIDG at hindi ang isang court sheriff ang naghatid ng warrant, lalo na si Rolando ay nakadetain na. Inakusahan din niya na ang pagkamatay ni Yap ay upang walang maiwang saksi sa nangyaring insidente. Si dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa naman ay nag-utos ng investigasyon sa pagkamatay ni Rolando Espinosa na may pangako na walang magiging cover-up. Sa araw ding yon ng operasyon ng CIDG, ang mga operatiba ay dumating sa pinangyarihan at natagpuan ng isang super caliber 38 pistol, isang magazine ng buhay na bala, isang sachet na hinihinalang shabu at mga drug parapernalia sa selda ni Rolando Espinosa. Isang panel ang binuo sa pamumuno ng Regional Director Chief Superintendent ng Region 8 na si Beltejar upang imbestigahan ang insidente. Bukod pa rito, ang Regional Internal Affairs Service ay nagplano rin ng hiwalay na investigasyon. Dito na pag-alaman na ang video footage ng operasyon ng CIDG ay nawawala. Ang otopsiya sa katawan ni Rolando ay nagpakita na siya ay binaril ng 4 beses kasama ang isang bala na tumago sa katawan na nagmumungkahi na maaaring siya ay nakahiga ng barilin. Napansin din na nawawala ang dalawa sa kanyang mamahaling singsing. Ang mga bala ay dinala sa Regional Crime Laboratory para sa dagdag na pagsusuri. Tingin ng pamilya Espinosa at hepe ng Albuera Police, konektado ang pagpatay sa pagpapangalan ng alkalde sa mga pulis at ilang opisyal ng gobyerno na nakinabang umano sa drug trade. May isinumite noong notebook si Espinosa sa Ormoc Regional Trial Court noong September 7 kung saan may listahan ng mga pangalan at may mga cheque rin. Ang mga cheque nakuha raw sa naunang abogado ni Espinosa na pinaslang noong Agosto.
Nakapangalan sa iba't ibang tao at minsan pay to cash ang mga cheque na ang ilan ay umabot sa 2 milyong piso ang laman. Pawang pirmado ang mga ito ng isang R. Espinosa na pinaniniwala ang anak ng napaslang na alkalde. Ang National Bureau of Investigation ay naging bahagi rin ng pag-iimbestiga at noong December 2016, nakarating ito sa konklusyon na ang pagkamatay ni Rolando ay resulta ng isang rap out o sa madaling salita, ito ay parang isang extrajudicial killing o pagpatay na hindi dumaan sa tamang legal na proseso. Binigyang din ng NBI ng arrest warrants na ginamit bilang batayan para sa operasyon ay malisyosong nakuha. Inilarawan nila sa insidenteng ito bilang isang sitwasyon kung saan ang mga biktima ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bilang tugon sa karumal-dumal na krimen, ang NBI ay nagsumite ng mga kaso ng maramihang pagpatay at perjury o pagsisinungaling laban sa 24 na miyembro ng PNP CIDG. Ang mga inakusahan sa kasong ito ay kinabibilangan ng mga opisyal at miyembro ng PNP CIDG mula sa Region 8 Support Area, Tacloban City. Kasama dito sina Superintendents Marvin Marcos at Santi Noel Matira, Chief Inspector Leo Laraga, Senior Inspectors Deogracia Diaz at Fritz Blanco at iba pa. Pati na rin ang mga nakatalaga sa Regional Maritime Unit 8. Ang NBI ay nagbigay ng rekomendasyon para sa pagsasampa ng mga kaso ng perjury laban kay Chief Inspector Leo Laraga, Norman Chu Abellanosa at sa saksi na si Paul Olendan. Ang rekomendasyong ito ay bunsod ng pagkuha ng search warrant sa paraang may mali siya. Gamit ang search warrant na inisyu ng Executive Judge Tarcelo Sabari Jr. ng Regional Trial Court Branch 30 sa base Samar, nakapasok ang mga pulis sa Baybay Jail. Sa isang masusing investigasyon, dumitaw na nagsinungaling si Olendan sa korte na ang kanyang testimonya ay naging batayan sa pag-issue ng search warrant. Ayon kasi sa testimonya o pahayag ni Olendan noong October 28, siya ay nasa loob ng Baybay Jail at nasaksihan niya si Raul Yap na nagre-repack ng shabu sa kanyang selda, habang si Rolando Espinosa naman ay may hawak na baril. Subalit, pinabulaanan ito ng ebidensya mula sa NBI. Ayon sa tagapagsalita ng NBI na si Ferdinand Labin, may mga saksi na nagpapatunay na si Olendan ay nasa Tacloban sa araw na yon na mahigit 100 kilometers ang layo mula sa Baybay City Jail. Patunay dito ang pagbiometric ni Olendan sa Tacloban na kinumpirma rin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Maging ang assistant principal ng Leyte National High School ay nagbigay din ng patotoo na si Olendan ay nag-report sa trabaho sa nasabing araw. Dagdag pa rito, ang mga gwardiya ng bilangguan at iba pang mga bilanggo ay nagpatotoo na si Olendan ay wala sa loob ng Baybay Jail noong October 28. Patay sa mga ebidensya at patotoo, naniniwala ang NBI na ang paggamit ng search warrant ng mga pulis ay isang paraan upang lehitimong takpan ang maitim na operasyon. Sa isang pagdinig ng Senado, inilahad ng pulisya na sila ay pumasok sa Baybay Jail ng alas 4:00 ng umaga noong November 5. Subalit isang CCTV footage mula sa opisina ng Department of Public Works and Highways na malapit sa lugar ang nagpakita na ang pulisya ay pumasok sa lugar ng alas 3:05 ng umaga. Sa parehong pagdinig, sinabi ng pulisya na tumawag sila sa mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives or SOCO ng alas 3:49 ng umaga. Ngunit ayon sa NBI, natapos na ang operasyon ng pulisya sa oras na yon. Si NBI Assistant Regional Director Jerry Abiera na pinangunahan ang forensic team sa investigasyon ng krimen ay nag-ulat na ang mga gwardiya ng bilangguan at ang ibang pulis ay pinaharap sa pader habang ang ilang mga bilanggo ay inilipat sa ibang selda sa oras ng pagpatay. Na makapasok na raw mga pulis CIDG. Nagsabi sa amin na talikod kayo, likod, tapos kneel down, naka-face the wall kami. Tapos may nagtanong sa amin na kuwan na may yung baril nyo i-unload, release magazine, tapos ilagay lang dito sa kawan. Tapos yung isang bilanggo ang nagpatotoo na bago pinatay si Raul Yap, tinanong siya ng mga operatiba tungkol sa kanyang pangalan at kaso. Isa pang saksi na bilanggo rin ang narinig si Rolando na nagsabing, "Magandang umaga po, huwag niyo akong lagyan, wala akong ganyan." Pagkatapos mapatay si Rolando, isang operatiba ng pulis na may suot na guwantes at may daladalang baril ang pumasok sa selda ng alkalde. Ayon sa saksi, nang lumabas ang lalaking pulis, wala na itong dala na baril. Ayon sa tagapagsalita ng NBI, batay sa direksyon ng mga putok, kung mayroon mang shootout na nangyari, dapat sana ay may mga tama ng bala patungo sa pinto. Ngunit wala. Ipinahayag niya na ang naganap
ay isang planadong pagpatay na nagpapakita ng sobrang paggamit ng puwersa at kawalan ng kakayahan ng mga biktima na ipagtanggol ng kanilang sarili. Isa sa mga operatiba ay nakitang gumawa ng senyas na thumbs down at nagpaputok sa mga selda ng bilangguan. Sa kabila nito, hindi nakita ng NBI ang footage ng insidente dahil nawawala ang hard drive ng CCTV. Gayunpaman, sinabi ni Lavin na ginawa ng forensic team ang lahat upang i-recreate ang pinangyarihan ng krimen. Ang kanilang mga natuklasan sa forensic ay naaayon sa mga testimonya ng mga saksi. Naniniwala sila na may kriminal na intensyon sa likod ng insidente na may pagkakaisa sa layunin at may sabwatan sa naganap na aksyon. Pero bago pa pala mangyari ang pagpatay kay Rolando Espinosa Tol, ay noong October 2016, si Superintendent Marvin Marcos na nanguna sa operasyon sa selda ni Rolando Espinosa ay tinanggal sa kanyang posisyon ni PNP Director General De La Rosa. Ang pagtanggal ay bunga ng mga akusasyon na si Marcos ay kasangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa Region 8. Isang alegasyon ay itinuro ni Kerwin Espinosa, anak ni Rolando Espinosa. Sinungaling talaga yan, drug lord yan eh. Sa credibility lang, para sa akin, zero yan, si Espinosa. Bakit tayo nakikinig sa isang drug lord? Pag-aaway-awayin ng polis para siguro ma-divert nyo. Hindi lang siguro, para may divert. Doon kami mag-focus gaya nung ganito nangyayari. Imbis mag-focus kami doon sa mga drug lord, tapusin yung illegal drug sa Pilipinas, nandito kami nagtatalo-talo. Bagamat si Marcos ay inilipat sa Region 9, isang mataas na opisyal ang nag-utos ng kanyang mabilis na pagbabalik sa Region 8. Si De La Rosa, sa kabila ng kontrobersya, ay pumayag sa pagbabalik ni Marcos sa CIDG Region 8 sa kondisyon na ito isisiyasati ng Internal Affairs Division. At noong November 5 nga, dito na naganap ang malagim na sinapit ni Rolando Espinosa at Raul Yap mula sa operasyon na pinangunahan ni Marcos. Sa hinala na itinatago nila Rolando ang baril at shabu sa kanyang selda. Bilang tugon sa pangyayaring ito at sa lumalakas na publikong pagtutol, November 7, 2016, ang punong tanggapan ng CIDG sa Quezon City ay nag-utos na tanggalin si Marcos sa kanyang pwesto bilang hepe ng CIDG Region 8. Ang serye ng mga kaganapang ito ay nagdulot ng malawakang kontrobersya at pag-aalala tungkol sa mga isyu ng karahasan, korupsyon at accountability sa loob ng pulisya at gobyerno. Noong November 10, bilang tugon sa kontrobersyal na pagkamatay ni Rolando Espinosa, si De La Rosa ay nag-utos ng administratibong pagtanggal sa mga pulis na sangkot sa insidente, kabilang na si Superintendent Marvin Marcos. Ang mga natanggal na opisyal ay inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit sa Kamkrame, kung saan sila ay naharap sa investigasyon ng Internal Affairs Service or IAS at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng National Police Commission at ang National Bureau of Investigation. Sa kabilang banda, si Pangulong Duterte, sa kanyang mga pahayag, ay ipinahiwatig na wala siyang nakikitang problema sa pagkamatay ni Rolando at binigyang diin na hindi niya kukwestiyonin ang aksyon ng mga pulis sa insidenteng ito. Ayon sa Pangulo, ang paglilipat sa mga pulis sa ibang posisyon ay maaari magdulot ng demoralisasyon sa kanila, lalo na sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI ang murder. Eh, total, under mo yung NBI ko. Ay, under ko rin yan eh. Department of Justice. Sa isang pagdinig sa Senado noong November 23, inihayag ni Kerwin Espinosa ni si Marcos ay tumanggap di umano ng pera mula sa kanya na nagkakahalaga ng 3 million pesos para sa kampanya ng asawa nito. Itinanggi naman ito ni Marcos. Sa mga sumunod na araw, inamin ni De La Rosa na isang kumpare mula sa Malacanang ang nag-request na ibalik si Marcos sa pwesto matapos itong una ng tanggalin. Bagamat tumanggi siyang pangalanan kung sino ito, nilinaw niya na hindi ito ang pangulo. Gayunpaman, November 29, sinabi ni De La Rosa na may mas mataas na opisyal ang nag-utos sa kanya na ibalik si Marcos. Ngunit hindi rin niya tinukoy kung sino ito. Noong December 1, ang dating senador Leila De Lima ay nagsabi na si Christopher Bongo ang namagitan para sa muling pagkakatalaga ni Marcos, bagay na itinanggi ni Go. Sinundan ito ng pagtanggiri ni De La Rosa na si Go ang namagitan. At noong December 2, pansamantalang inialis ng PNP IAS ang restrictive custody order laban kay Marcos at sa iba pang sangkot. Bagaman hindi sila agad na muling itinalaga, pinayagan silang umalis sa Kamkrame upang ihanda ang kanilang mga kontra sa laysay. Pero, sa isang hindi inaasahang pag-amin ilang araw pagkatapos, inihayag ni Duterte na siya pala ang nag-utos kay De La Rosa na ibalik si Marcos sa kanyang pwesto na nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa buong issue. Kinabukasan, December 3, 2016, si Rolando ay inilibing sa Catholic Cemetery sa Albuera, Leyte, kasunod ng isang Requiem Mass sa St. James Parish Church.
Ang 1,000 na ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 1,500 katao. Noong March 2017, humarap sa Baybay Regional Trial Court sa Leyte sina Marcos at 18 ibang pulis na sangkot sa pagkamatay ni Rolando Espinosa. Para ito sa pagbabalik ng mandamiento de aresto sa mga suspect na ito, inilabas din ang kanilang mugshot at humarap sila sa patong-patong na kasong murder, robbery at pagtatanim umano ng ebidensya kina Espinosa at Yap. Kinasuhan din ang tinatawag na malicious procurement of search warrant at perjury o pagsisinungaling ang ilan sa mga suspect na pulis. Noong buwan na rin ito, inilabas ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service kaugnay ng kasong administratibo at grave misconduct laban sa mga pulis na ito. Noong June 2017, binago ng Department of Justice ang paratang laban sa grupo ng mga pulis na pinamumunuan ni Superintendent Marvin Marcos at 10 iba pa at ibinaba ang antas nito mula sa murder patungo sa homicide sa kaso ni Rolando Espinosa at Raul Yap. Ang grupo ng mga pulis na ito, kasama sina Senior Inspector Deogracia Diaz III, Chief Inspector Calixto Canillas Jr., Inspector Lucrecito Candelosas, SPO2 Benjamin Dacalios at Antonio Dusil, SPO1 Mark Christian Cadillo, PO3 Norman Abellanosa, PO2 Jan Ruel Doculan at Jamie Boxal, at PO1 Jerian Cabiaan ay orihinal na sinampahan ng 2 bilang ng pagbatay dahil sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa pagkamatay ni Espinosa at ng isa pang bilanggo na si Yap. 4 pa mga pulis, sina Superintendent Santi Noel Matira, Chief Inspector Leo Laraga, SPO4 Melvin Caboyit at PO3 Johnny Ibanez ay hinarap ang mga kaso kaugnay na pagbatay kay Espinosa. Samantala, 4 na iba pang kasapi ng pulisya, sina Senior Inspector Fritz Blanco, SPO4 Juanito Duarte, PO2 Floyd Ortigueza at PO1 Bernard Orpilla ay sinampahan naman ang pagbatay kay Raul Yap. Pero rub out man o engkwentro ang nangyari ay tila natuldukan na ang kaso dahil noong October 2021, si Judge Catherine Pespes Manodon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 104 ang nagdesisyon na linisin ang mga pulis sa kasong homicide dahil hindi napatunayan ng mga taga-usig ang kanilang kasalanan. Kasama sa mga naabswelto ay siyempre si Colonel Marvin Marcos na ngayon tol ay direktor na ng CIDG Field Office sa Region 12. Rolando Kerwin Espinosa Jr. isinilang at lumaki sa Cebu City ay mula sa isang prominenteng pamilya dahil anak siya ng dating alkalde na si Rolando Rosal Espinosa Sr. Si Kerwin ay nagsimula bilang isang maliit na mangangalakal o small-time seller ng droga noong taong 2004 sa Cebu City. Binibili niya ang 4.9 grams na bato at pinuputol ito sa 0.7 grams bawat sachet at ibinibenta ng 700 piso bawat sachet. Sa ganitong paraan, naging masigla ang kanyang negosyo at sa loob lamang ng isang taon, nagawa niyang mapalaki ang kanyang operasyon. Ngunit hindi lahat ng oras ay maganda ang kapalaran ni Kerwin. Noong 2005, siya ay aktibong nagbebenta ng kanyang nariripak na bawal na gamot sa Hipodromo Cebu. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuntun siya ng mga tauhan ng Cebu Criminal Investigation and Intelligence Branch at naaresto siya sa aktong nagbebenta. Kahit na inihagis na ni Kerwin ang mga bato sa kanal bago siya madakip, hindi ito sapat upang pagtakpan ang kanyang gawain. Ayon sa kanya, tinaniman siya ng 2 bulto ng bato ng mga pulis para masiguruhing makukulong siya. Dahil dito, agad siyang nahatulan at nakakulong sa Bagong Buhay Rehabilitation Center at doon siya sinintensyahan ng life imprisonment. Hinatulan ako ni Judge Mendrado Paredes ng RTC Branch 13 ng life imprisonment. Sa loob ng bilangguan, nakilala ni Kerwin ang iba't ibang tanyag ng mga iligalista tulad ni na Edgar Dodong Belandres, Crisostomo Llaguno alias Tata Negro at Jeffrey Diaz alias Jaguar. Ang mga ito ay mayaman at malakas ang impluensya kahit sa loob ng bilangguan. Sa simula, nagtataka si Kerwin kung paano sila nakakakuha ng malaking pera sa loob ng bilangguan at nakakapagpatuloy ng kanilang operasyon. Di nagtagal, natuklasan niya ang sikreto. Ang cellphone ay nagsilbing tulay para makapagpatuloy sila sa kanilang illegal na negosyo mula sa loob ng bilangguan. Sa tulong ng teknolohiya, nagawa nilang kontrolin at pamahagiin ang bawal na gamot sa labas kahit nakakulong. Sa kanyang pakikipagkaibigan sa iba't ibang bilanggo, natutunan niya ang mas epektibong pamamahagi at pagbebenta ng droga. Ang mga kaibigan niyang ito sa kulungan, kagaya ni Jaguar, ay nagbigay sa kanya ng mga mahahalagang kontak sa labas. At isa na rito si Lovely Adam Impal, ang tinaguriang drag queen ng Visayas. Habang tumatagal, mas lalo pang lumago ang operasyon ni Kerwin.
sa paglipat ng Bagong Buhay Rehabilitation Center sa Bagong City Jail ng Cebu, nagkaroon siya ng mas malaking oportunidad na palakihin ang kanyang operasyon. Ang kanyang koneksyon kay Lovely Adam Impal at Jaguar ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng mas malaking supply ng drogang bato na aabot na sa 1 kilo. Simple lang ang operasyon nila, tol. Una, makikipag-ugnayan si Kerwin sa kanyang mga supplier at kukuha ng supply. Pagkatapos, ipapakalat ito sa labas gamit ang kanyang mga koneksyon. Kapag naubos na ang supply, magbabayad si Kerwin sa kanyang mga supplier gamit ang 2 paraan. Una, personal na paghahatid ng pera sa bahay ng kamag-anak ni Jaguar. At pangalawa, pagdedeposito ng pera sa savings account ni Lovely Impal. At dito nga nakapag-ipon si Kerwin ng 1.5 million pesos habang siya ay nasa kulungan. Ngayon, si Kerwin Espinosa, si Jaguar at si Rico Caja ay mga kilalang personalidad sa mundo ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Mula sa Cebu City Jail, sila ay dinala papuntang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Pagdating nila sa Bilibid, doon nila unang nakilala ang mga pangunahing tauhan sa likod ng kalakalan ng ilegal na droga. Sila ay sina Peter Co, Tony Co, Eugene Chua at ang dating pulis na si Engelberto Durano. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel sa operasyon. Ngunit tanging si Peter Co ang pinagkatiwalaan ni Kerwin na maging kanyang bagong supplier at amo. Sa umpisa, 4 kilo lamang ang supply ni Peter Co. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay lumago hanggang 10 kilo. Ang mga drogang ito ay pinapakalat ni Kerwin sa kanya mga galamay sa labas at ang Binondo ang naging meeting place para sa kanilang mga transaksyon. Para sa bayaran, ang tao ni Kerwin ay nagdedeposito sa bank account ni Peter Co. Dito nagmumula ang bayad sa bawat kilo ng bato na kanilang iniaangkat. Ngunit hindi lamang puro sibilyan ang mga nagkakalat ng bato sa lansangan. Meron din di umanong mga tiwaling miyembro ng kapulisan na kumukuha kay Kerwin para i-distribute sa iba't ibang lugar. Ayon pa kay Kerwin, ang kanyang operasyon ay nakatuon sa buong Region 8. Ito ay isang malawakang operasyon na hindi lamang sa isang partikular na lugar, kundi sa buong rehiyon. Ang problema ay sa tuwing magbabayad daw ang mga tiwaling pulis, palaging kulang-kulang ang ibinibigay sa kanya. 4 na taon lamang ang ginugol ni Kerwin sa Bilibid at nakalaya siya noong taong 2009. Sa kanyang paglaya, tinigil muna niya ang kanyang ilegal na mga gawain at nag-focus sa kanyang pamilya hanggang 2011. Ngunit nang siya'y bumalik, naging magulo ang sitwasyon sa Cebu. Dahil dito, napilitan si Kerwin na lumipat sa Leyte upang doon ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Hindi naging madali ang kanyang paglipat dahil sa pagtuto ng iba pang mga grupo ng ilegalista tulad ni na Mario Taba, Simbanding Buna at alias Intoy. At dahil dito, marami ang nagtangka sa kanyang buhay. Isang beses, habang nasa isang hotel sa Ormoc, nabaril si Kerwin ng kanyang karibal na isang retired policeman na may alias na Tatang. Ngunit si Kerwin ay nakaligtas. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkabahala kay Kerwin, lalo na nang siya pa ang inakusahan sa pagkakaroon ng mga ilegal na baril at frustrated murder. Lalo pa siyang nagulat ng matuklasan ang isa pang kaso sa Cebu na isinampa ng dati niyang kakosa at kaibigan na si Jaguar. Ang dahilan, nakuha umano ni Jaguar ang loob ng asawa ni Kerwin, kaya't plano raw ni Jaguar na ipakulong si Kerwin para pag nakalaya si Jaguar, masusulo na nito ang babae. Sa 3rd pagkakataon, muli na namang nakulong si Kerwin. Ngayon ay pinadala naman siya sa BJMP ng Ormoc. Ngunit tulad ng dati, nagpatuloy ang kanyang mga koneksyon at operasyon sa Region 8 dahil di umano sa mga ibinibigay niyang payola o tinatawag na SOP para sa mga katiwalian na pulis mula sa mabababang rango hanggang sa matataas, gaya ng itinuro niyang si Senior Inspector Rio Tan, kung saan nagbibigay di umano si Kerwin for protection money na 15,000 pesos kada linggo sa pulis na ito. Maliban kay Rio Tan, wala naman ito sa Intelligence Police ng Ormoc City na nagngangalang Superintendent Jose Estupin. 15,000 pesos din ang di umanong kinakamada nitong datong mula kay Kerwin weekly. Pagkatapos makalaya muli, lalo pang umigting ang kanyang operasyon at nadagdag pa ang ilang opisyal ng gobyerno na nakipag-ugnayan sa kanya na nagpatibay lalo ng kanyang operasyon sa ilegal na droga. Bukod dito, naghanda si Kerwin ng pondo para sa kampanya ng kanyang amang si Rolando Sr. na tatakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte. Ngayon, labis na natuwa si Kerwin ng manalo ang kanyang ama sa eleksyon bilang mayor. Sa kanyang isip, magiging malaki ang tulong nito sa kanilang ilegal na negosyo. Ngunit ang hindi niya inaasahan
ay ang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Nakilala sa kanyang mahigpit na kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad. Noong isang weekend, buwan ng Oktubre 2016, si Kerwin Espinosa ay nahuli ng pulisya ng Abu Dhabi. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, si Kerwin ay matagal nang hinahanap ng mga pulis sa Pilipinas. Nahuli siya ng pulisya ng Abu Dhabi bandang 2 a.m. sa oras ng Manila. Sa isang press conference, sinabi ni de la Rosa na isang OFW ang nagbigay alam sa kinilalagyan ni Kerwin. Dahil dito, isang grupo mula sa Pilipinas na pinamumunuan ni Senior Superintendent Bert Ferro ang lumipad patungong Abu Dhabi upang makipagtulungan sa local police doon. Si Kerwin ay umalis mula sa Malaysia patungo sa Abu Dhabi. Habang siya ay nandoon, sinubukan niyang mapalawig ang kanyang pananatili sa legal na paraan. Siya ay nagpunta sa mga travel agencies upang humingi ng tulong. Dahil dito, nalaman ng mga tao sa building kung saan siya nagstay. At sabay na rin na malapit na pala siyang maaresto ng mga local police doon dahil sa overstaying. Kaya't naganap siya ng paraan na mapalawig ang kanyang visa. Pero dahil dito, siya ay napahamak. Nang mailabas ang arrest warrant laban kay Kerwin, agad na inform ng PNP ang International Criminal Police Organization or Interpol. Ang Interpol ay naglabas ng red alert para kay Kerwin. Siya ay may kasong pagbebenta ng ilegal na droga at pag-aari ng ilegal na armas. Ang kanyang ama, si Mayor Espinosa, ay nauna ng sumuko at pansamantalang nanatili sa bahay ni PNP Chief de la Rosa. Ngayon, sa pag-uugit ng lokal na pulisya sa Abu Dhabi, naipahayag ang isang mahigpit na plano upang dakpin si Kerwin. Ipinagbigay alam ng mga pulis sa Pilipinas ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga koneksyon sa ilegal na gawain upang matiyak na magiging matagumpay ang operasyon. October 2016, sa ilalim ng masusing pagmamasid at pagplano, inilunsad ang raid sa tinutuluyan ni Kerwin. Ang operasyon ay nagtagumpay at si Kerwin ay naaresto ng walang laban bandang 2 a.m. Ngayon, si Kerwin Espinosa ay nasa kustudiya ng Abu Dhabi Police. Ayon kay Philippine Ambassador Constancio Vigno Jr., si Espinosa ay mananatili sa Abu Dhabi habang isinasagawa ang investigasyon tungkol sa mga posibleng illegal activities niya habang siya ay nasa UAE. Ang mga pulis ng Abu Dhabi ay nagsagawa rin ng investigasyon sa mga kaibigan ni Kerwin Espinosa na tumulong sa kanya habang siya ay nasa bansang iyon. Samantala, ang kanyang ama ay sumuko at tinimbog rin ng mga otoridad noong August 2016 dahil nga sa ugnayan nito sa mga ilegal na negosyo. Pero siya ay namatay habang nasa kustudiya ng mga pulis. Noong November 5, 2016 kasi, ang mga pulis ng CIDG Region 8 ay pumasok sa Baybay City Provincial Jail sa Leyte kung saan nakakulong si Rolando Sr. May search warrant ang mga pulis para sa ilegal na armas at droga sa selda niya. Ayon sa ulat ng mga pulis, pinatay siya matapos umano niyang manlaban sa mga ito. Ngunit ang pagkamatay niya ay nagdulot ng malalim na pag-aalinlangan at mga tanong dahil sa mga sirkumstansya na pumapaligid sa operasyon. Marami ang nagduda kung ang operasyon ba ay lehitimo o isang quote-unquote rub out. Ang Senado ng Pilipinas ay nagsagawa ng isang investigasyon sa pagkamatay ng alkalde. Ayon sa mga senador, may mga hindi kapani-paniwala at hindi katwiran sa mga pahayag ng mga pulis. Ipinahayag din ng ilang mga testigo na ang operasyon ay isang planong pagpatay. Ang pagkamatay ni Rolando Espinosa Sr. ay nagdulot ng maraming katanungan tungkol sa pagganap ng mga otoridad at ang kanilang papel sa paglaban sa ilegal na droga sa bansa. Ipinakita rin nito ang komplikadong relasyon sa pagitan ng politika, pulisya at kalakalan ng ilegal na droga sa Pilipinas. Ang Commission on Human Rights at Karapatan naman, dalawang kilalang organisasyon, ay itinuro si Duterte bilang may pananagot sa pagkamatay ni Rolando Sr. Tinutulan din ng Senado ang pagkamatay niya at itinuring itong halimbawa ng extrajudicial killing. Pero bago pumanaw si Mayor Espinosa, siya ay umano'y kumukuha ng ilegal na droga mula Hong Kong at Thailand gamit ang eroplano. Ang mga droga ay dinadala sa Manila at inililipat sa Ninoy Aquino International Airport. Kapag nasa Manila na ang mga droga, ang mga tauhan ni Peter Lim at Peter Ko ay magdadala nito sa isang lugar sa Bulacan. Sa Skyway ng Bulacan, ang droga ay inililipat sa isang sasakyan na hawak ng mga tauhan ni Peter Lim at Peter Ko. Ang mga droga ay dadalhin sa bahay ng anak ni Mayor Espinosa sa Makati. Tinatawag itong Makati de la Rosa.
Pagkatapos, ang mga droga ay dadalhin sa Ormoc City gamit ang bus o pribadong sasakyan. Bawat buwan, ang tinatayang 30 hanggang 50 kilos ng shabu ay dinadala sa Ormoc para ipamahagi sa buong rehiyon. Bago pa man magkaroon ng malupit na kampanya laban sa droga, ang presyo ng isang kilo ng shabu ay halos 1,000,000 piso. Dagdag pa, bago mamatay si Mayor Espinosa, gumawa siya ng pahayag sa kanyang affidavit kung saan tinukoy niya ang ilang tao mula sa pulisya, politika at media sa Ormoc na tumatanggap ng protection money mula sa kanyang anak. Sinabi din niya na mayroong at least 50 katao na umano'y tumanggap ng pera mula sa kanyang anak, kabilang na si Dilima. Nako, ito na naman tayo kay Dilima tol. Ngayon, mabalik tayo kay Kerwin Espinosa. Daladala na siya pabalik mula Abu Dhabi papuntang Pilipinas sa isang regular na biyahe ng Philippine Airlines Flight 657. Pero hindi ito isang ordinaryong biyahe para kay Kerwin. Bagamat maraming pasahero ang nasa loob ng eroplano, may natatanging espasyo para lamang sa kanya sa dulong bahagi nito. Nilagyan pa ito ng kurtina upang siya ay maihiwalay sa ibang mga pasahero at bawat upuan malapit sa kanya ay sinadyang hindi pinalagyan ng ibang tao. Habang nasa ere, bumabalot kay Kerwin ang matinding takot at kaba. Hindi siya makalimot sa trahedyang nangyari sa kanyang ama na may koneksyon rin sa ilegal na droga at naging biktima ng karahasan. Nangangamba si Kerwin na maaaring maulit ang trahedya sa kanyang sarili pagkatapos niyang bumaba mula eroplano at makatapang muli sa Pilipinas. Nakarating siya ng Pilipinas Biyernes ng umaga noong November 18, 2016. Sinabi ni General Bato de la Rosa na siya ang magbabantay kay Kerwin at hindi ito mamamatay sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, maraming tao ang nais siyang patayin. Siya ay inaasahan na magbibigay patotoo hinggil sa mga politiko at mga opisyal na umano'y protektor ng kalakalan ng ilegal na droga. Si Laila de Lima, isang kilalang kritiko ng administrasyon ni Duterte, ay hindi magugulat kung isasama rin siya ni Kerwin Espinosa sa kanyang salaysay. Sa isang maikling panayam, inamin ni Kerwin ang kanyang pagkakasangkot sa droga. Ngunit itinanggi niyang siya ay isang drug lord sa Eastern Visayas. Involved ako sa ganyan pero hindi ako ang drug lord ng Eastern Visayas. Hiniling niya kay Pangulong Duterte at kay General De La Rosa ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili. Sa pagharap niya sa media, parang deja vu tol kasi dati si tatay niya ang sidekick ni PNP Chief Bato De La Rosa. E ngayon si Kerwin naman. Ayon kay De La Rosa, maraming tao ang maaaring gustuhing tumahimik o ipatumba si Kerwin dahil sa kanyang kaalaman sa kalakalan ng droga at syempre, natatakot din maisa publiko ang mga taong ikakanta niya. Tinuturing siya bilang isang mahalagang koneksyon o missing piece of the puzzle. Daang-daang pulis ang inatasang bantayan ng kanyang paglalakbay mula sa airport papuntang Camp Crame. Dahil dito, sa kanyang pakikipag-usap sa media, tila mas kampante na si Kerwin sa kanyang kaligtasan dahil sa ipinangako sa kanya ni General Bato de la Rosa na seguridad. Kuwento ni Kerwin, umalis siya ng Pilipinas at nagtago sa iba't ibang bansa hanggang sa makarating siya sa Abu Dhabi upang protektahan ang kanyang pamilya sa mga posibleng banta. Pero ngayon, buong tapang niyang ikakanta ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa droga. Humingi rin siya ng tawad kay Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga nakaraan at humihingi ng second chance para magbago. Inaasahang aamin si Kerwin at magbibigay detalye ukol sa iba't ibang personalidad na kasangkot sa ilegal na droga, kasama na ang ilang politiko, opisyal ng pulis, miyembro ng hukuman at media. Si Kerwin ay kilala sa kanyang codename na Batman kapag siya ay nagsasagawa ng transaksyon ukol sa droga. Ayon sa kanya, meron siyang binuong network o grupo ng mga tao na tumutulong sa kanya upang mapanatili ang kanyang negosyo at protektahan ito. Ang negosyo niya sa ilegal na droga ay kumikita ng 40 milyon hanggang 50 milyon pesos kada taon. Bukod dito, ibinahagi rin Espinosa sa komite ng Senado tungkol sa public order at dangerous drugs ang kanyang kaalaman kung paano ang mga drug convict ay nakakapagpatuloy sa kanilang ilegal na gawain kahit sila ay nasa loob na ng kulungan. Bago siya nagsalita sa harap ng komite, hiniling ng kanyang abogado na bigyan siya ng immunity. So eto na, inilantad na niya ang maraming tao na umano'y tumatanggap ng suhol mula sa kanya. De Lima. Ayon kay Espinosa, binigyan niya ito ng kabuuang 8 milyon pesos sa pamamagitan ni Ronnie Dayan, dating bodyguard at kasintahan ni De Lima. Nakita sila sa Bornham Park, Baguio City.
Inalahad ni Espinosa na si De Lima ay nangangailangan ng pondo para sa kanyang kampanya bilang senador. Dahil dito, nagbigay siya kay Daya ng 2 million pesos bilang goodwill money. Bukod dito, nanghingi pa si Daya ng karagdagang 8 million pesos. Mga pulis, Superintendent Marvin Marcos, 3 million pesos para sa kampanya ng kanyang asawa. Chief Inspector Leo Laraga, 20,000 pesos bawat linggo. Superintendent Santi Noel Matira, 15,000 pesos na tumaas sa 20,000 pesos bawat linggo. General Loot, 120,000 pesos bawat buwan habang siya ay nasa Provincial Region Office 8. Inakusahan din ni Kerwin sina Chief Inspector Wilfredo Abordo at Dennis Torifiel na nagsupply sa kanya ng shabu. Binabayaran ni Espinosa si Abordo ng 12,000 pesos kada linggo. Tumaas ito sa 80,000 pesos kada buwan noong 2014. Dumaan daw ang pera kay Sean Bean Quintana para kay Abordo. At binigyan niya rin si Senior Superintendent Hasher Dulina, dating Police Regional Director, ng 6 million pesos. Ang pera ay pinadaan niya kay Victor Espina. At ito naman ang iba pang mga pulis na tumanggap ng suhol mula kay Espinosa mula 2013 hanggang 2014. Senior Inspector Chua, 15,000 kada linggo. Senior Inspector Habines, dating Albuera Police Chief, 15,000 pesos kada linggo. Senior Inspector Camacho, dating Albuera Police Chief, 15,000 pesos kada linggo. SPO3 Between, team leader sa checkpoint sa barangay Makabug, 8,000 pesos kada linggo. Magamay, checkpoint chief, 10,000 pesos kada linggo. Sir Arafol, 5,000 pesos kada linggo. Captain Angay-Angay at Sir Ludo, mga Ormoc Police, 15,000 pesos kada linggo. Torefiel, 10,000 pesos kada linggo. Macanas, City Director ng Ormoc, 25,000 pesos tuwing Sabado. Sa kabuuan, ang mga impormasyong ito ay nagpapakita ng seryosong isyu ng katiwalian at pagsasangkot sa ilegal na aktibidad sa hanay ng kapulisan. Gayunpaman tol, mahalagang tandaan na ang mga alegasyon ay dapat mapatunayan sa korte at ang bawat isa ay may karapatan sa due process. Pero talaga namang ang mga ganitong issue ay nagbibigay daan sa pagkalugi ng tiwala ng mamamayan sa mga kapulisan. Pero noong August 2021, ang panel ay hindi kinasuhan ng 16 na tao na karamihan ay pulis dahil sa kakulangan ng ebidensya na sila ay kasama sa conspiracy sa illegal drug trade. Ngayon, kumusta na ang kaso ni Kerwin? Base sa update tol noong 2022, binaligtad ni Kerwin ang kanyang mga paratang laban kay De Lima. Sinabi niya na gawa-gawa niya lang ang mga kwento dahil tinakot siya ng mga pulis. Itinanggi niya na siya ay isang drug lord at sinabi na isa lamang siyang gumagamit ng droga. Ayon sa kanya, pinilit siyang pumirma sa mga affidavit at dokumento na hindi niya binasa o naintindihan. Inakusahan din niya ang ilang mga pulis na kinuhaan siya ng pera at nagtanim ng ebidensya laban sa kanya. Matapos nito, inabswelto na siya sa isa niyang kaso sa Manila na drug trafficking. Ang korte sa Makati naman ay binasura na ang isa pang kaso ni Kerwin tungkol sa plano nilang magbenta ng illegal na droga. Sabi ng korte, mahina ang ebidensya laban sa kanya kahit umamin siya nagbebenta siya ng illegal na droga dati. Noong June 6, 2023, desisyon ng Makati Regional Trial Court, pinayagan nila ang hiling ni Espinosa at ni Marcelo Adorco na demur to evidence kung saan pagpafile nila ito na itapon na lang ang kaso tungkol sa pagbebenta nila ng 80 kilos ng shabu sa Makati noong 2013 at 2015 dahil hindi sapat ang ebidensya ng piskalya para patunayan ang kanilang kasalanan. Ang dalawang kasama nila sa kaso, si Naruel Malindangan at Peter Lim, ay hindi pa nahuhuli. Si Peter Lim, isang negosyante sa Cebu na akusado bilang isang drug lord, ay umalis na sa bansa. Ngayon, ang Court of Appeals or CA ay nagutos na buhayin muli ang dalawang kaso laban kay Kerwin Espinosa. Ipinagkaloob ng CA ang petisyon ng prosecution para sa certiorari o isang legal na paraan upang suriin ang desisyon ng ibang sangay ng korte. At binaliwala ang naunang desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 26, sa dalawa sa tatlong kaso laban kay Kerwin. Ang mga kaso na ito ay ang illegal na pag-aari ng mapanganib na droga at illegal na pag-aari ng mga armas. Ang pagpapasya ng Appellate Court ay nagresulta sa muling pagbubukas ng dalawang kaso na ngayon ay dadaan muli sa paglilitis.
Ayon sa CA, may sapat na batayan ng petisyon dahil pinagkaitan umano ng due process ang prosekusyon upang ganap na mailahad ang kanilang ebidensya sa mga criminal case numbers RMNL 1704240 CR at RMNL 1704241 CR. Noong 2020, si Presiding Judge Selvino Pampilo Jr. ng Manila RTC Branch 26 ay nag-absuelto kay Kerwin sa dalawang kaso ng droga. Ngunit hinatulan siya sa kaso ng ilegal na pag-aari ng armas. Hindi pumayag dito ang prosekusyon at inapela nila ito. Na maglaon, March 2022, tinanggihan ni Acting Presiding Judge John Benedict Medina ang motion for reconsideration ng mga taga-usig na humantong sa pagdala ng kaso sa Appellate Court. Hindi isinama ng CA ang kaso ng ilegal na pagbebenta at distribution ng mapanganib na droga sa mga binuhay na kaso, kaya nananatili ang naunang absuelto ni Kerwin sa kasong ito. Si Kerwin Espinosa Tol ay nakakuha ng ilang sunod-sunod na absuelto sa nakaraang mga taon. Bukod sa absuelto noong 2020 na siyang focus ng desisyon ng CA, ibinasura din ng Makati RTC Branch 64 ang mga kaso laban sa kanya patungkol sa ilegal na drug trafficking noong 2021 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2023, nakamit ni Kerwin ang tatlong tagumpay sa korte. Naabsuelto siya noong June 2023 sa isang kaso ng drug trade pagkatapos pahintulutan ng Makati RTC Branch 65 ang kanyang demurrer to evidence. Naabsuelto rin siya sa kaso ng ilegal na pag-aari ng mga armas at pampasabog sa Manila RTC Branch 16 noong September 2023. Ang ikatlong tagumpay ni Kerwin ay noong December 13, 2023 nang ipagkaloob ng Manila RTC Branch 51 ang kanyang demurrer to evidence sa isa pang kaso ng droga. Sa kasalukuyan tol, ang mga pending cases ni Kerwin ay dalawang kaso ng money laundering sa mga korte ng Pasay, isang kaso ng droga sa Baybay Leyte at ang dalawang muling binuksang kaso ng CA. Ayon sa isang source na nakausap ng Raptor, si Kerwin ay pinalaya mula sa detention noong December 29, 2023 matapos magpiyansa. Ang piyansa para sa kaso ng droga sa Leyte ay umabot sa 600,000 pesos, habang ang piyansa para sa mga kaso ng money laundering ay humigit kumulang 12 milyon pesos. Kinumpirma ni Jail Chief Inspector Jerex Bustinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, ang pagpapalaya kay Kerwin. Idinagdag niya na susunod sila sakaling may bagong utos ng korte na ibalik siya sa BJMP. Sa tingin nyo tol, bakit madalas na naabsuelto si Kerwin sa iba't ibang kaso laban sa kanya? At paano nakakaapekto ang mga kaso tulad nito sa tiwala ng publiko sa hustisya sa Pilipinas? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!